Dawn. Ladies and gentlemen, mainit na mainit kagad ng labanan. Ilang beses natin nakikita na laging parang may sagot at ang bilis din ng drafting dito ng RSG plus the Onyx. So talagang ready ang dalawang teams natin dito. Onyx Philippines versus RSG. Tingnan natin sa ating laning matchup ang ating featured players, Heath and Mycophobia. At si Mycophobia pala yung gagamit ng Matilda. Okay, so mali yung hula ko kanina. Interesting, dito yung mid lane Grok or the boss for Grok na nagpa-farm. Kasi parang sa kanya ibibigay yung EXP para meron siya agad ng wild charge. Mm-hmm. And the thing is, ang isang Matilda kasi hindi mo naman kailangan ng sobrang taas na levels para maging impactful. At pati yung items, hindi rin ganun ka kailangan. Kaya naman binibigay doon sa isang Matilda yung position 5. At syempre, ang hindi pa natin masyadong napag-usapan kanina is wala masyadong pang burst or alam mo yun, percent-based damage or anything na tumatago sa shields mula doon kay Baloy, doon sa ating Phobius. By the way, nakita nyo yun, yung double jungling? Oh, parang multitasking. Multitasking. Grabe naman talaga mag-ano. Si Kyrie, eh, no? Wow. Si Kyrie. Pati nakikita natin yung ano eh, no? Yung galaw talaga ng Onyx Philippines. Talagang gamit na gamit yung parang protect todo. Nakikita mo agad yung pag-support dito ni Baloyski, especially on the mid lane, para makakuha sila agad na magandang assist. Pero yung poking capability ng RSG talaga impressive na force back agad nila yung mga players sa side ng Onyx Philippines to at least prevent any experience or any gold gain for a few seconds, for a few minutes. Yeah, actually, tama ka dyan kasi nakita natin kanina si Baloyski of Onyx Philippines. Gusto talaga nila nga mag-zone out or ibigay dito yung kanyang power of nature para mag-deal ng damage against the players. And by the way, first blood nakuha dito ng Onyx. So again, going back to our thought, si Baloyski dito, ang medyo crucial lang is that DPS kasi yung kapantay niya, which is Aqua. Mm. Tapos tuloy-tuloy lang yung talagang ibibigay niya dito na damage. So ang ano lang is that meron silang pang zone out na popoling kupa. So possible na i-force agad dito ng RSG na i-burn down agad or patayin agad dito si Baloyski of Onyx. Mm, para walang a-absorb ng damage kung sakaling magkakaroon tayo ng early skirmishes. Pero kita natin dito, RSG sila ang nauuna sa may turtle side. Kinabit nila yung turtle dun sa may right side. Pero look at the damage of Nats. Talagang iniisa niya si Mycophobia, forcing him to get out of the skirmish. May group up. Pero taga nag-aabangan lang yung dalawang teams dito, dalawang membro. Ginagamit nilang kanyang demonic force para makaroon ng damage. Look at the wild charge here. Sinargo yung dalawang members with the power of nature. Enough yung damage at makakuha ng double kill dito si Nats. At mukhang RSG yung makakuha ng unang objective. Pero yung ano dito, si Aqua, we have to comment Aqua on that. Talagang ginamit niya kanyang Nibiru's Passion para ma-zone out. Hindi niya pinilit na gamitin kanina. Although alam nila kung nasa yung mga pwesto ng players ng Onyx. Hinanap nila yung perfect timing as to when they will use that ultimate from this Beatrix of RSG. Dahil dyan, nakuha nila ang turtle objective. Maganda rin ang zone out dito na kanilang Popo yung Kupa. So for Onyx Philippines dito, hindi natin masyadong nakikita yung nakasanayan natin ng very aggressive playstyle. Yun yung kailangan nila ibigay knowing nag-rock yung kanilang gamit dito and the Matilda. Yep. That's also what I want to say. Kasi yung Onyx Philippines, parang, imagine nyo, normally, nauuna sila doon sa Turtles. Even si Reptar doon sa ating panel, sinabi niya na magandang objective taking lagi ng Onyx Philippines. In that first Turtle, RSG unang nakapasok at sila din yung mas maganda yung formation nung nagkaroon ng kanong laban. Medyo naliligaw doon si Ryota doon sa Turtle. At kinailangan iligtas ni Baloyski. In the end, namatay din doon si Kyrie after, you know, attempting for the Turtle Steal. So, all is good para sa RSG. At ang laki nung lamang nila. Even with just one turtle, tas two kills, parang biglang tumaas ng sobra yung kanilang lead. 1K sa bandang 3 minutes ay napakataas. Malaki na yun. At almost isang item kaagad yung advantage dito ng RSG. And yeah, nag-agree ako dun eh. Kasi mapansin natin na yung RSG, pinag-aralan talaga nila based on the patterns sa ginagawa ng rotations ng Onyx Philippines. Pero sandwich play para sa RSG, Order of Brilliance, ginamit kaagad dito ni Marky trying to escape the assault of RSG. Ang taas din kasi ng poking capability nila. Weathered airstrike plus the ultimate nung Beatrix. Ay, at saka nakita natin yung position ni Heath. Sobrang ganda. Ready siya. If ever na tumakbo dito yung mga players na Onyx, ready siya sumalubong with that We Are Angry later on. Mm. Pero for RSG dito, good thing is that nakita natin yung disiplina. So may bottom lane kanina, finorce lang nila si Marky na gamitin yung Brilliance. Or kumaga sinasycle lang nila na anytime soon, pwedeng may dumaan para hindi maging masyadong malalim or hindi maging comfy si Marky na mag-farm dun sa lane niya.
Ah, parang ano, parang binilalagay ng trend na lagi kami binabantayan. Lagi nandun yung constant pressure sa side ng RSG. Tama eh, sakto. Kasi kapag nakapag-farm ka agad si Marky, again, meron siyang magic worship, so wala siyang 10% discount. So kailangan talaga ng gold every single time para makapag-transition lalo sa kanyang mga items. So, talagang kinokontrol ng RSG yung early game dito ng Onyx. Yeah, talagang tama yung sinabi mo, TDC. Kasi speaking of control, lima ulit sila na nandito, naka-ready sa ating turtle objective, which is napaka-bilibets. Half HP kagad, pero si Beloy sumugod with the flicker wild charge na intrap niya ng bahagya. Pero makakuha ng kill, or rather, ng turtle dito sa side ng Onyx Philippines. At mukhang sila umaatake. Ryota with the demonic force. Sino bang target niya? Si Aqua trying to run away with the dash. Hindi ka makakatakas, boy. Sabi ni Ryota dito, half HP, quarter HP at matutulog. Tumba siya, makakahanap ng sagot ang RSG 2-4 at the moment, 2-1 exchange. Pero ano doon, for Onika, nakita natin na yung possibility na ibigay ni Ryota for the damage. Pero for RSG, kailangan nilang bantayan. Promise dito si Ryota. Oh. Kasi nung time na yon wala pang item talaga. Possible wala pang Oracle si Ryota during that time. Pero kaya na agad na isustain dito yung damage ng players ng RSG. Kinailangan pa na knock up from that populate Koopa. So later on, kailangan makontra nila yan. 300 assists for RSG. Alam natin na ganking team nga sila. Habang nangyari yung turtle fight na yon, I was actually looking at the retake mula doon sa Onyx Philippines, napakaganda, lalo na sa sinimulan ni Baloyski gamit yung flicker, tapos yung wall charge, nasargo nga yung RSG, tapos nagulo yung formation nila. Additionally, apat lang na members ng Onyx Philippines na doon. And guess what? Doon na naman si Marky, basag kapasyo, even with nakalunoks lang, nakakuha na naman sa bottom lane. Talagang ano, objective ang laging laro enroll dito ni Marky. Pati nakita natin na kahit lugi sila ng isang members, kaya pa rin nilang makipagsagutan ng ano, makipagbatuhan ng suntok against RSG. Pero look at the items here. Unti-unti nagkaka-transition dito si Aqua. Meron na siyang BOD kaagad sa Beatrix. Ano yung impact nito sa early game skirmishes? Napakataas ang impact ng isang Beatrix na merong BOD. Bukod sa taas ng damage output niya dahil dun sa kanyang rocket launcher, tapos meron pa siya dun sa machine gun. At tapos, ang laas pa niya mag-push. Ngayon, pag nakita natin sa teamfight, hindi ka pwedeng malow katulad nun. Ayun, sakit. Parang ganun, yung ultimate dito ni Aqua, dalawang beses ginamit. At mukhang nakakuha sila ng tatlo, 3-4 nil sweep para sa RSG. Parang biglaan lang, you know? Ang lakas kagad ng damage ng RSG. Talaga biglaan, yung tinatawag natin ng mga damay civilian. Yung dapat sisilip ka lang sana, pero supposedly kasi for Onyx, gusto lang kuhanin yung may top lane. Uh-oh. Gusto lang makita ko nandun yung mga players ng RSG dahil nandun yung turtle. Pero yun nga lang, naka-ready yung RSG for the teamfight at kontra. Pero kitang-kita natin ngayon, Iyakno with that zone out potential. Yun yung binabanggit natin kanina, now at 5 assists. Wow. So pag binato niya yung Feathered Airsec niya, it's a sign for Onyx Philippines. Layo muna tayo, medyo delikado na pumasok dyan. And tuloy-tuloy ang pagsira ng Tori dito ng Team RSG. Labanan to ng objectives eh. Grabe. And map control is king para sa parehas sa teams na to. At ang RSG ay hindi hamak, nananalo ngayon sa map control. Maganda yung ginagawa ng split push ng Onyx Philippines kanina. But nung nagkaroon na nga ng items, parang ano yun, yung flip of the switch para sa RSG, bigla silang nag-teamfight. At ginagamit nila yung ultimate Iyakto pang zone out ng mga members ng Onyx Philippines. Kaya naman nakapag-push sila dun sa may top lane. And now they're leading by what? 4,000 wow. Gold. Napakataas sa moment na to. And they can team fight now for sure. 4,000 kaagad at mukhang sisimula ng RSG ang skirmish with the Feathered Airstrike. Pero tamang pang zone lang, ipantakot lang. Mulong hinat nga dito si Baloyski, sinargo naman yung awat na members ng RSG. But with the defense of the turret, hindi papasok ang RSG dun sa skirmish na yon. Ah, okay. For RSG, dito kanina pa natin nakikita yung kanilang ginagawa. Hmm. Ang possible na ginagawa nila every time na gusto lang kumuha ng objective, kumuha ng kill against this Onyx Philippine squad is that meron lagi na sa may likod. Nakita natin kanina si Hit dun sa may bottom lane. This time around, si Nats naka-ready kung sino pwedeng salubungin. Makakuha pa ng isa. Sinerting yung Eagle para makakaroon ng unting invisible frame pero tutumba pa rin siya sa kamay ng RSG. 2-8 mga kaibigan. At parang isang mabilis lang pagkakuha ng objective ng RSG, pulas ka agad. Alis sila agad sa middle lane and then parang silang nag-spread out. May kanya-kanya silang objective or assignment na pwedeng gawin ka agad.
Para nag-huddle lang eh. Oh, ipapasukin natin dito ka sa kaliwa ka sa kanan yung isa, isa sa gitna tapos isa sa pupunta sa may bottom lane. Pero yeah, yung ginagawa kasi ng RSG para hindi makahabol dito yung kanilang kalaban. Pero for Onyx Philippines, nakikita natin ngayon, kung gusto mo mag-push ng RSG sa may middle lane, nag-focus muna sila sa may side lane. Which is a good thing kasi isa daw yung sa mga strengths dito ng Onyx, which is the split push. Pero very crucial for Onyx dito is the turtle fight. Kasi kailangan nila, I mean, the Lord fight. Kasi kanina pa eh, nakukuha ng RSG mga gusto lang kuhanin. So this time, kailangan nila i-claim kung ano yung kailangan nila dito for this game. But for RSG, iyak no? Pag nakikita niya na may gustong lumapit from Onyx, talagang bitaw agad ng kanyang Feathered Isaac. Mm-hmm. Taas agad ng Wanda. Nope. Oh, no, nope. Zone ka agad. Hindi ka pwedeng pumasok dun sa AOE ko. Pero habang ang RSG is umataka niya naman, Baloyski with the defense, with the guiding wind, masisave nila si Baloyski. And look at how aggressive RSG is right now. At lahat ng skill ginagamit agad ng RSG, alam nila kaagad kung gaano kabilis, kung ano yung mga cooldowns, kung ano yung mga skills na pwede nilang i-release dun sa scenario na yon. Wolf, tingin ko mukhang sila na naman na makakuha dito. Kailangan bang pumalag ng Onyx? Kailangan ba nilang i-contest itong next Lord take? I feeling ko hindi na masyado ng late. Lalong-lalo na 10 minutes Lord. This is ano pa naman eh, yung first Lord na wala pa siyang nung talon mismo. Yes. So hindi pa ganun ka threatening. Ang kailangan lang gawin ng Onyx Philippines is mag-split at mag-depensa ulit. Ang interesting dito is imagine niyo, meron sila Matilda, Grock, Lunox as well as the Fovius. Naturally, ito yung mga heroes na gusto mong team fight. Gusto mong lumaban talaga, gusto mong pumalag. But with Onyx Philippines, yung playstyle kasi nga nila, di ba, pang split. So gusto nila medyo hiwa-hiwalay. Unfortunately, nawawalan sila ng control sa mapa ngayon. At napakalaki na ng lamang ng RSG at 5K. Ang masasabi ko sa RSG from yesterday din, hindi lang nila talaga natapos sa kanilang mga laban sa NXP, pero both games no kanilang 0-2 loss laban sa NXP. Early game din ang kanilang inilamang at parang gantong-ganto din yung kanilang galawan noon. Nako. Baka mas malinis lang. Yeah, tatapos sila. Okay, for RSG dito kung mapapansin nyo, meron sila solid na tatlo. Yung tatlong to, ito yung laging umiikot kaya nahihirapan dito yung sinasabi natin grabe nga damage supposedly for the side of Onyx. So for Team Onyx, kailangan nila ditong iliwas ng konti atensyon ng tatlong sinasabi natin from RSG. Pero nandito na yung Lord ng RSG, mabilis lang nilang madedepensahan. Ang grabe dito yung... Ang bilis lang eh. Ang bilis lang for Onyx and for RSG, ang bilis din nila na pumunta sa mga gusto nilang kuhanin. Middle lane, sira na rin. Tapos afternoon, this first split, hiwa-hiwalay muna mga sir. Balik muna sa mga kailangan nating gawin. Totoo, pati nakita mo natin. At 12-minute mark, wala ng outer turrets kaagad ng Onyx PH. Parang, ano eh, parang mirror mode. Parang fight fire with fire yung nangyayari dito sa RSG. Kasi sila ngayon ang nakakauna when it comes to objective. Na talagang, alam naman natin, since week 1, Onyx Philippines ang may trait ng ganong klaseng playstyle na pure objective and the reverse ubi strat. Pero ang RSG naman yan, kita mo kung gano'ng sila ka-confident using the Feathered Airstrike to zone out and also scout enemies sa kanilang territory. Pero parang chinachoke ng RSG yung Onyx dito when it comes to economy. Oo, dahil yun sa map control na ginagawa dito ng RSG na napakaganda ng kanilang pagkaka-execute. Every time na gagawa ang RSG ng kanilang ng maybe objective taking, basta every time na gagawa sila ng play, uh-huh, instead na mag-gank sila na lagi nilang ginagawa before, hindi lang zone out nila yung ulti ni Iacno. And look at the save here. Grabe yun. Isipin mo yung bato lumilipat, no? Nagkaroon ng pakpak si, ano, si Grock, mga kaibigan. At si Mikophobia, again, yung Baloyski Mikophobia, yung rotation sila ang kumukontrol sa side ng Onyx eh. Sila rin yung nagbibigay ng information kung paano nila. At okay, with the flicker, one charge. Tatlong sinago dun sa may loob ng brushes. Demonic Force para kay Ryota. Sino magiging target dito? Feathered Airstrike naman ang sagot dito ni Iacno. Pero medyo malayo na members. Pero makakukupra siya ng isang kill. Ryota will go down at aatake na ang RSG. Moving forward sa loob ng tier 3 turret ng Onyx. Pero nandun pa rin ang depensa kasabay ng next minion wave ng RSG. Pero ang laking bagay talaga ng Guardian's Barrier dito ni ano ni Baloyski. Pinigilan eh. Pero yung for RSG doon, ang ganda na naging sagot nila actually. Kasi nakita natin na pumasok si Ryota with the Demonic Force. Tapos nakita ni Nats na very open yung namay nasa likod. Kasi nagamit na yung Wild Charge, yung Grock na layo na, nasa may ibang banda ng ating mapa. So yung si Nats dito nakita niya, uy, open yung mga pwedeng pasukin. Dito sa side ng Onyx, derecho. Pag if ever man na i-burst siya dito, meron din siyang vengeance. So kaya pa rin niya i-sustain. Tapos masakit pa yung pwede niyang ibigay. So for RSG, ang pinaka ginagawa nila dito is minamaximize nila lahat
ng pwede nilang gamitin. Spell, yung position ni Koopa, and even kung saan sila mag-aantay ng kanilang mga kalaban. Kumbaga sila na yung nag-ba-block dito ng Grock kasi yung pwedeng puntahan ni Baloyski, dun na sila pumupunta. Yeah. That's really what is good para sa Popolin Koopa. Pangharang talaga yan eh. Hindi siya mukhang makuna, hindi siya mukhang parang yung makakaharang talaga literal. Uh-huh. Pero yung kit kasi na meron ng Popolin Koopa dahil lang dun sa haras na nagagawa niya. Pati na rin yun dun sa traps. At pati din yung potential, yung may kill potential yan kasi maganda yung lockdown, yung chain stun ng isang Popolin Koopa. Kaya parang hirap kumilos. Kaya naman talagang ultimate na pangharang ang isang Popolin Koopa. Gusto kong i-take note yung ginawa ng Onyx Philippines, lalo na yung initiation ni Baloyski. Parang siya yung haymaker ng Onyx Philippines. They tried to make a miracle out of it, pero kung isipin, parang hindi naman din sila ganun kahanda. Nung na-time na maganda yung pagkaagamit ng Wild Charge, parang it took mga 1 or 2 seconds bago na pareak yung iba pang mga members ng Onyx Philippines, kaya parang may konting disconnect. And kaya din wala silang na-burst down. Dumating sa point na si Ryota ay napasubo na dun sa laban at hindi na siya makapag-back. Yeah, tama ka dyan, Wolf. Pero yung Lord natin dito, nakuha ng RSG. And going back dun sa sinabi ni Wolf, ang ginagawa din kasi dito ng RSG is that laging may ano yung sinasabi natin, tatlo, trio tagapayo nila. Kumbaga, ito ang nilalaman ng aming utak. Ito magandang gawin natin. Nandito ang kalaban na aamoy namin. So dito tayo pumunta. Mm-hmm. Tapos ang ginagawa naman ni Nats, sige, dyan kayong tatlo. Pwede kong salibungin. Ikutan natin kung ano kung sino yung pwede ikutin. So for RSG here, napakalinis ng kanilang ginagawa. Pero for Onyx naman, meron silang chance to extend the game pag nakakita tayo ng mas malinis na kill. Oh! Isang Sargo na may initiation para kay Baloyski. Pero ang Lord, talagang trabaho lang. Tinake down agad yung tier 3 turret. And look at the damage dito ni Nats. Talagang sobrang sakit na with the Ogi Shadow Kill. Sabay-sabay bumili ng items dito ang Onyx. At mukhang sila naman na makakaharap ng magandang tempo with this fight. Nats, walang makunats ngayon kasi makatay na rin ang damage dito ni Demon. Kahit nakakuha pa siya ng isa, Ryota will go down. Habang si Kairi, sinusubukan niya mag-jukes using the shadow. Pero mukhang ahabulin pa rin siya ng Demon Kite. Demon Kite trying to fight against Kairi. Pero si Kairi mag-back out na. Pero nakita natin yung objective, parang isang mabilis lang. Kasi nakabasag pa rin yung RSG ng objective sa may bottom at sa may middle lane. Dahil yan doon sa Beatrix. Ito yung strike ng Beatrix na nakuha na agad ng item. BOD tapos Malefic Roar. Matutulog talaga yung Tori. Hindi mo pwedeng hindi bantayan. But what was that initiation coming out from Baloyski? Eventually, makakuha pa rin ng tatlong inhibitors ang RSG. So still well done. Makita natin yung Onyx Philippines. Unti-unti na nakuha ng items. Scary pa rin para sa RSG. But this time, sobrang crucial na nakakuha nga sila ng push. Kahit pa namatay doon si Aqua eventually, yung kanyang damage dun sa mga torres, sa mga big objectives, sa mga structures, sulit na. Sulit na kaagad. Parang okay lang makakaroon ng unting trades para makahinga dito yung Onyx Philippines. At talagang, kaya nilang mag-counterplay eh, no? Parang, pwedeng gawing pang sagot yung Wild Charge imbis na sila yung mag-initiate, o kailangan talaga sila mag-initiate dito, Chantel? Tama ka dyan, sila yung mag-initiate kasi nakita natin na-cancel ni Baloyski on the Guardian's Barrier Feathered Airstrike ni Iacno. Inabangan kung kailan ilalapag yan. Demonic Force na naman ang ginawang sagot dito ni Ryota. Flicker out para kay Aqua, pero habulin pa rin siya ng Demonic Force. Mukhang makakupan. Double kill dito. Double kill nga para kay Ryota. Ang daming teamfights. Kaya siya ang nangyayari. Kairi will go down. Mukhang magkakaroon ng magandang sagutan. 4-1 exchange in favor of Onyx Philippines. Bakit biglang ganun? Parang lamang kanina yung RSG, then biglaan yung Onyx Philippines naman sumasagot kung kailan sila yung dumedepensa. Ano kasi Onyx dito, nakita nila yung opportunity na pumasok na si Ryota. Actually, kanina pa nila yung gustong gawin. Pero dito, mas nakabuka kasi yung RSG. So wala silang halos depensa. Yung knock-up dito from the Popolin Koopa, hindi natin nakita. Kung baga si Ryota dito, para siyang tumatalon na may hawak na insenso. Tapos inuusukan niya yung mga masasamang elemento. Oh, diba? Sabi niya, ikaw dito ka. Pero yeah, that was it for Ryota. Nakita niya the very open yung depensa kanina ng RSG. Sabi natin meron silang tatlo na lagi magkakadikit. Bumuka. So, pinasok niya. Nagkaroon ng opening. And talking about opening, bumuka yung bulaklak eh. Bumuka ang bulaklak. And another milestone na naman na mapupunta sa Onyx Philippines. Pero tingnan natin ang RSG. Hinahabol ang Onyx ngayon. Onyx trying to run away down to the river. Pero sabi ng RSG, kalmalicious muna. Kalmahan muna natin. Mag-respawn ang next objective within the next 30 seconds. Yes. Pero ano ba ang kailangan? Yep. Mukhang
lamang na ano eh, parang sa galawan ng Onyx Philippines, parang sila ngayon ang lumalamang eh. Well, that was definitely a clear win dun sa Onyx Philippines kung usapa clash lang. Ito yung mga times na sasabihin na ng reporter, nag-disperse sila. Mm-hmm. Pero hindi pa rin natin pwedeng tanggalin yung fact na lamang pa rin yung RSG. Yes. Definitely with a gold, just by looking at the gold, 9,000. Tapos nakita niyo yung depensa, hindi pa enough yun. At ang tricky is, mas maganda ang pwesto ng RSG right now doon sa may Lord. At pag nabigyan dito si Baloyski, this will mean free Lord para sa RSG. So yeah. Now, masasabi natin, ang Onyx Philippines nakakuha ng isang panalo, but you still have to give this to RSG. Kapag sila ang nauna ng pwesto dito sa Lord at sila'y makakuha ng Lord, this will be game over. Kaso, Wild charge ang ginamit nila. Medyo a little out of sync ang nangyayaring initiation dito ng Onyx Philippines, pero mukhang kukuha na naman. Ruby Order DD? Of Brilliance, Ruby DD play para kay Marky, and he will go down. Makukuha niya with the Chaos Assault. Kyrie will able to run away, pero look at the damage here. Iniisa-isa ng Onyx Philippines, pero Demonic Force Rio at talagang sobrang kunat. Ang dami niyang shield. Aqua will be the next target. Hindi siya napag-dash, but with the second skill, mahihila niya sa Beatrix. 60 seconds, saktong-sakto sa 20-minute mark, at mapapunish din in return si Ryota, level 2, second chance. Pero with the damage from Nuts and the rest of RSG, mamamatay siya kaagad. Ah, ito, for Onyx, ang ginagawa nila, pag nakikita na magsa-setup ng play dito yung RSG, kinokontra nila kung ano yung mga pwede i-cancel yung ginagawa nila. Kasi yung ginawa nila kay Iak, kung nakita natin yung Ruby Didi play kanina, pinasok talaga ni Marky para mapilitan dito. Nekta sa loob eh, no? O Winter Truncheon, minus na agad dito against that Farsa of RSG. Na-cancel mo pa yung Feather Effect na pang zone dapat. At si Nikopopia. Si Kuya Monmiko, naiiwan. Pero nandito si Baloyski para tumulong. Power of Nature is not enough, pero ginagamit nila Ancestral Glyph Passive para di siya ma-stun. But with the knockup from Popolin Kupa, kinokontrol niya ngayon si Baloy. At mukhang hindi makakataka si Baloy. At yung bottom lane naman, unti-unting humahabol si Kyrie when it comes to items. Tingin ko, kailangan pa talaga nila kahit isa pa eh. Kahit isa pang items kay Kyrie. Well, ang nangyari din dun sa dun sa Mikophobia, hindi na naman sila synced with Baloyski. So nag-isa muna sila, one by one audition. Nag-audition doon sa Lord fight. At ang ginawa ng RSG, binitawan nila yung Lord, which is the right decision. Tapos tsaka nila ginawa doon si Mikophobia. Kahit may immortality, meron silang napadaming heroes at damage output para patumbahin ng dalawang beses doon si Marky. Now, Onyx Philippines, na lagpasan nila yung unang push doon sa kanilang base nang walang Lord ang RSG. This time, paano nila gagawin yan? And also, taking note na wala na silang mga immortalities. Yung walang immortalities, Luminous Lord pa to, at ang RSG mukhang gigil na, hahanapin na ang main inhibitor, at mukhang mapupunta sa RSG ang game 1 at ang momentum ng ating series. 1-0 para sa RSG Philippines. Disiplina ang ipinakita dito ng RSG. Objective after another objective. Yes, lumamang sila.